Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita. Sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Papatuloy po ng ating pagninilay mula sa Ebanghelyo ni San Juan ay patuloy nating naririnig ang pagpapakilala ni Jesus kung sino siya at kung saan siya nanggaling. Malinaw kay Jesus ang kanyang identity. Sabihin niyo nga po, identity. Pag sinabing identity, yung pagkakakilanlan. Yung pagkakilala niya sa kanyang sarili. Dahil nga, patuloy siyang hindi kinikilala sa kabila ng mga nagpapatotoo. Nagpatotoo si Juan, yung mga sinulat sa propeta, nakita rin sa kanya, pero napapatuloy pa rin yung pagtanggi ng mga tao na siya ay tanggapin at kilalanin. Pero sabi nga po dito, no? Hindi siya naghahangad ng parangal ng tao o ng pagkilala ng mga tao. Bagamat pinapakilala niya, pero kung hindi siya tatanggapin, okay lang. Kasi nga po, malinaw sa kanya kung sino siya. At yun marahil magandang mapagnilayan natin, no? Sa puntong ito ng buhay natin, kilala mo pa ba ang sarili mo o kilala mo na ba ang sarili mo? Kasi malinaw dapat sa atin, no? Tayo ay galing sa Diyos. Lahat ng galing sa Diyos, mabuti.
awang mabuti. Kilala pa ba natin ang ating sarili? Kung sino tayo ayon sa nilikha ng Diyos, ayon sa kanyang paglikha sa atin? Sa pag-aaral po, no, sa human psychology, importante yung identity. Kaya nga, no, marami ang confused, marami ang hindi alam kung ano ang sino sila, ano sila, na para bang nakadepende sa ito ang nararamdaman ko kaya ito ako. O kaya naman, pwedeng dahil sa pressure, no, sa pressure ng mga tao, kung kaya sinisikap niya na maging siya na hindi naman talaga siya. Yung bang nababago, no? Pinipilit na iugnay o isaalang-alang kung ano ang sasabihin ng mga tao sa kung ano ang kanyang ikikilos o gagawin. Mahirap po kung wala tayong pagkilala sa ating sarili. Basic po yun eh. Kung mababaw ang pagkilala mo sa iyong sarili, magiging madali ang pagbabago. Pag sinabi ng tao masama ka, magiging masama ka. Pag sinabi ng tao mabait ka, magiging mabait ka. So nakukondisyon ka lang, no, at yung tunay na ikaw ay hindi lumalabas. Pag ganun, hindi mo talaga mahanap yung tunay na kaligayahan. Kasi pakiramdam mo, yung mas sa kalooban mo na hindi ka malaya. Hindi mo kasi inilalabas yung tunay na ikaw. Huwag mong pilitin maging ikaw ayon sa standard ng tao. Huwag mong pilitin maging ikaw ayon sa gusto ng tao. Kung ayaw nila, edi wag. Bakit kailangan mong baguhin ang iyong sarili para sa kanila? Eh tuloy, ikaw din ang nahihirapan. Kasi pati ikaw, hindi mo na nakikilala kung sino ka. At paano mo ipapakilala ang iyong totoong sarili kung ikaw mismo, hindi mo matanggap kung sino ka? Ipipilit mo lang ng ipipilit. Hindi mo makukuhang maging masaya niyan. Eh si Kristo, kahit na ayaw sa kanya, malaya siyang nakakapagsalita, malaya siyang naipapahayag ang kanyang damdamin, ang kanyang sarili, dahil alam niya, siya ay galing sa Diyos. At lahat ng ginagawa niya ay para sa Diyos. Yun lang, yun ang mahalaga. Hindi importanteng matuwa sa iyo ang tao. Ang importante, natutuwa sa iyo ang Diyos. Kahit gaano pa kahirap ang iyong pinagdaraanan sa mga rejections na binibigay ng mga tao, hindi ka dapat doon mag-focus. Mag-focus ka doon sa kung ano ang misyon na iniatang sa iyo ng Diyos. Amen?